At ngayon naman, gagawa tayo ng chocolate chip cookies! Sa isang malinis na bowl, ilagay natin ang salted butter. Ang ginamit ko po dito ay butter cup lang. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung texture ng aking butter ay room temperature. Ito po ay hindi matigas, hindi rin malambot na parang melted. Easy to scrape siya. Minsan kasi yung iba, pag sinasabing room temperature butter, ang ginagamit nila is may kaunting melted. Yan. Tapos ngayon naman is lagay natin ang brown sugar and white sugar. Ngayon, bakit nga ba natin pinagsasama yung dalawang klase ng sugar? Ngayon, ang gamit po kasi ng brown sugar dito is mas mataas yung molasses niya. Yung molasses ang nagbibigay ng chewiness sa ating cookies. Kaya kung mapapansin nyo, pag naluto nyo na yung cookies nyo, medyo chewy siya, medyo may pagkakunat, pero may lutong-lutong siya sa labas. Ngayon naman, sa pag-mix natin ng ating butter and sugar, huwag natin hihintayin na maging creamy ang ating butter. Huwag natin siyang i-overmix. Kasi minsan, pag na-overmix din, ang tendency sa ating cookies, medyo nagka-crack, pumuputok din siya. Like sa mga bread. Yan. Huwag natin hintay na maging creamy. As is lang na well-mix ang ating butter and sugar. Kapag naman na-mix nyo na ito at wala na kayong nakikitang buo-buong butter, pwede na po natin ilagay ang ating egg. Ang ginamit ko po dito ay medium egg. Ngayon, sa pag-mix naman na ating egg with the butter na may sugar, okay lang na haluin natin to ng maayos. Like, itong ginagawa ko. Yan, ganito. Hindi mo na siya kailangan ingatan. Unlike kanina. Ito naman, lightly creamy. Pero, hindi melted yung ating sugar. Kasi, pag overmix siya, hindi mo na makikita yung pagka-rough ng ating sugar. Yan. Until creamy lang. Ganito. Yan. Ngayon naman, pwede na natin siyang iset aside. Ngayon, ang ihahanda naman natin ay ang ating mga chocolate chips. Ang ginamit ko po dito ay tatlong flavor. Nag-experiment po ako para may ibang twist sa ating cookies. Meron po ditong salt caramel, merong butterscotch, at merong white chocolate. Lahat po ito ay product ng Hershey's. Yan. Ang ituturo ko lang po sa inyo ay ilagay ang chocolate chips sa isang maliit na bowl at lagyan ng 1/2 tablespoon of flour. Bakit nga ba natin ginagawa ito? Kasi pag hindi mo siya kinoat ng flour, ang tendency niya sa cookies is magsisink. Ngayon, hindi mo na makikita yung chocolate chips sa ating cookies. Same thing with the other flavor, ganun lang din. 2 tablespoon lang po each flavor. Pero kung isang flavor lang naman po yung gagawin nyo, pwedeng diretsyong 1/4 cup of chocolate chips. Yan. 2 tablespoon. Yan. Then, 1/2 tablespoon of flour. I-coat lang natin siya. Yan. Like kanina. Then, kung may sobrang flour, okay lang din naman. Magagamit din naman natin siya. Kasi, kaya kino-coat ito dahil ang ating chocolate chips ay medyo moist. May konting basa-basa siya pagka linabas mo siya dun sa kanyang packaging, sa kanyang plastic. So, ngayon, pag dilagyan mo siya ng flour, ano siya, kakapit. Kakapit yung flour sa chocolate chips.
para ma-distinguish natin yung ating chocolate chips sa loob ng cookies. Pagkagat mo ng cookies, nandun pa rin siya buo. Hindi siya nagme-melt. Yan. I-set aside na natin at handa ulit natin ang ating butter mixture. Ayan. Ilagay na natin ang natitirang all-purpose flour. Ayan. Tapos, pwede na natin ilagay ang ating baking soda. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung bakit nga ba nilalagyan ang baking soda. Eh, cookies lang naman itong niluluto natin. Hindi naman siya cake para i-flatten natin yung ibabaw ng ating cookies. Yan. I-mix lang. Make sure na well-mix lang ang ating dough. Huwag natin i-overmix. Yan, haluin lang mabuti. Mapapansin nyo naman sa paghahalo nyo kung well-mix na siya. Kasi may makikita pa kayong buo-buong flour. Paghalo nyo na itong spatula, makikita nyo yung gasgas ng ating flour. Ibig sabihin, may buo-buo pa siya. I-mix nyo pa siya. Pero once na wala na, pwede na natin itigil. For sure, may mga magtatanong, paano pag may natira po akong dough? Ano pong gagawin ko? Don't worry. Pwede nyo po siyang i-cover na cling wrap yung ating bowl. Ilagay nyo lang po siya sa refrigerator. Tumatagal po siya ng 2 to 5 days sa ref. Then, pagbe-bake na po natin siya, i-room temp lang po ulit natin. Yun po. Yan. Well combined ang ating dough. Dough pa lang, mukha ng chewy. Ngayon, dahil tatlong flavor ang ating chocolate chips, hahatiin natin sa tatlo ang ating dough mixture para lahat ng ating flavor ay meron. Ngayon, tatantsahin ko na lang kung gaano kadami ang dough mixture sa isang flavor. Yan. Scoop muna tayo ng isa. Pag may sumobra, tsaka ulit natin hati-hatiin para equal siya. Yan. At ang ating last ay ang white chocolate chips. Yan. Para medyo napadami. Dagdagan natin ng konti dito sa ating butterscotch. Masarap yung flavor ng butterscotch. Kung makakabili kayo, mas gusto ko yung kanyang flavor sa ating cookies. Naiiba kasi siya. Hindi siya known na ano, na flavor. Para ka lang ding kumakain ng mga butterscotch na bars. Ngayon, pwede na natin siyang i-mix. Yan. At dahil may mga sumobrang flour sa ating chocolate chips, mga chips natin dyan, hintayin ulit natin na ma-well combined yung walang buo-buong flour sa ating mixture. Kasi pag linuto mo yan na may buo-buong flour, may part na makakagat kayo dun sa cookies na medyo matigas. Yun yung flour na hindi siya luto. Yan, kung mapapansin nyo, hindi siya malamig, hindi mainit. Room temperature din ang ating mixture. Dahil lahat ng ginamit natin ay room temperature. Hindi siya malamig, hindi mainit. Yan. Combine lang natin to lahat. Pag naluto siya, hindi mo na siya ma-distinguish kung anong flavor dahil nga nasa loob na ng cookies ang ating chocolate.
So, tignan na lang natin pagkagat natin kung anong flavor yung atin nakuha. Ang last natin itong white chocolate chips. Masarap din naman siya, pero mas malasa kasi yung ating butterscotch flavor. Yung ating baking soda ang nagbibigay dito ng flavor. Siya yung naglalabas ng flavor ng ating cookies. Hindi lang siya pampa-dense sa ating mga cake. At dahil nga wala akong ice cream scooper, ito muna ang aking gagamitin, gloves. Dahil iro-roll ko siya, yung ating dough mixture sa ating pan. Since malagkit ang ating mixture, gagamit ako ng gloves para hindi siya dumikit. Kasi mainit ang ating balat. Didikit siya, hindi siya maro-roll. Ayan, itong aking baking pan ay merong silicone. Kung wala naman kayong silicone, pwede rin naman ang baking paper, parchment paper, kung anong available sa inyo para maiwasan dumikit ang ating cookies sa ating pan. Easy to remove kasi ang ating ano. Yung pagka-roll nyo, lagay nyo lang sa baking pan. I-re-recommend ko sa inyo na kung ganito din ang gagawin nyo, i-roll nyo sa pan nyo. Re-recommend ko na pagka-roll nyo, i-dump nyo ng kaunti yung ating dough para ma-flatten siya ng konti. Kasi yung una kong try, medyo ano siya, bumuntok. Medyo matambok ang kanyang gitna. Dahil nga sobrang bilog na bilog ang ating dough. Yan, pagka-roll nyo, tap nyo lang ng kaunti yung ibabaw para pagbagsak niya habang binibake nyo siya, mafa-flatten. Ngayon, dahil okay na siya, i-bake natin siya sa preheated oven, 350 degree Fahrenheit, 12 to 14 minutes. Make sure na preheated ng ating oven. After 14 minutes, ito na ang ating cookies. Tignan nyo ang texture, very moist and soft, chewy. Yan. Sarap. Masarap siya, promise. Yan, super moist ang ating loob. Malambot. Crispy yung ilalim. Yan, medyo brown. Masarap siya. Ito naman ang ating second batch kasi hindi natin na-bake ng sabay-sabay. Yan. Medyo tinoast ko ng konti. Mas gusto ko kasi yung toasted. Kung mapapansin nyo, ito yung unang bake ko na hindi ko flinnatin yung dough. Yan. Ito naman yung flat. Ayan siya. Medyo maliit tapos medyo matambok. Mas masarap siya kung may milk. Yan. Isasaw-saw natin siya dito. Tignan muna natin. Yan. Ang kanyang loob. Moist pa din kahit toasted. Ito yung kanyang chocolate chips. Yan, medyo crispy. Masarap. Mapapaulit ka. Yan, masarap siya. Ito. Ngayon, itry natin isaw-saw dito sa milk. Yummy! Masasabi ko sa inyo na magugustuhan to ng mga anak nyo. Kung ibebenta nyo, papatok to. Promise. Sarap.
perfect na perfect sa ating milk. Ayan, ready to serve na ang ating chocolate chip cookies. Now, thank you for watching. Please don't forget to click like and subscribe. Click bell all para lagi kang updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!